Hi guys! Welcome sa Recording Garage. Nandito ako para turuan kayo kung paano mag-setup ng XLR microphone sa inyong PC or laptop. So, madaming paraan paano mag-setup ng XLR microphone. Pero may papakita ko sa inyong dalawa. So, una setup, BM700 na may USB sound card. Sa pangalawang setup, BM700 using phantom power box with XLR to XLR. So, ang una setup na gagawin natin is using USB sound card. Pero bago ang lahat, i-setup muna natin ang ating equipments. Okay, una is ikabit muna natin tong clamp. Next, yung scissor arm. Next, pwede nyo na ikabit yung shock mount. Next, dito na pupunta yung BM700. So ngayon, nakaset-up na yung mic natin, pwede na natin siya i-connect sa laptop. So ang napitinag-upit na kailangan natin gamitin is XLR to 3.5mm jack and USB sound card. So una, itong XLR, dito siya i-connect sa mic. Take note na pala na dapat nakaharap sa inyo yung microphone dahil nga isa siyang unidirectional condenser mic, meaning sa isang direction na siya nag-record, siya nagre-record sa likod. So next is i-connect na natin yung USB sound card. I-connect na natin yung 3.5mm jack ay USB sound card. So dito siya papasok kay mic, microphone jack. There. Tapos, dito na siya sa PC. Ito yung tunog ng ating BM700 using USB sound card. So mapapansin nyo, may onti siyang hissing sound dahil wala pa siyang edit-edit. Pero pag ginamitan na siya ng Audacity at tinanggal na ng background noise and may onting reverb, ito yung magiging tunog niya. Huwag kang maniwala dyan, di kanya mahal talaga. Sayang lang ang luha mo kung mapupunta ka lang sa kanya. Okay, sa pangalawa nating setup ay gamit ang phantom power box. So mapapansin nyo mas complicated na siya dahil mas madaming kable. Okay, so una ikakabit natin is yung XLR to XLR. So dalawa yung dulo niya, XLR female to XLR male. So ito muna ang XLR male, dito to sa input. Yun. Yung XLR female, dito siya sa microphone. Next is yung XLR to 3.5mm jack. So ito yung magsisilbi nating output. So dito to sa output. There. Pero syempre, huwag nating kalimutan ng ating power adapter. So dito to, meron ditong parang input sa adapter. Okay. Taksak. On. So ngayon, ikakabit na natin siya sa laptop. So ito, optional na may USB sound card. Kasi para sa, katulad sa ating laptop na Apple, wala siyang microphone jack. So kailangan niya ng USB sound card para matetect ng laptop. Pero if yung laptop nyo meron namang microphone jack, hindi nyo na kailangan ng USB sound card. Okay, so, kabit natin. Tapos sa laptop. There you go! Ito yung magiging tunog ng ating BM700 using phantom power box. So mapapansin nyo, mas malakas na yung output volume niya and mas less na yung hissing sound. Also, hindi na ako ganun kalapit sa microphone nagre-record para maging maganda yung tunog niya. Pero ito yung magiging tunog niya pag may reverb. Di naman ako bolero katulad ng ibang tao. Ang totoo pang nandyan ka, nautal pa nga ako. So yun, pinakita ko na sa inyo ang two different ways on how to set up your XLR microphone to your laptop. So ano ba dapat gamitin? Para sa akin, depende. Kung gusto nyo ng mura, I'd go for the USB sound card. Pwede nyo naman siyang i-edit, pwede naman siyang pagandahin. Pero if gusto nyo ng mas quality, then of course, I'd go for the phantom power box. So yun lang. Sana nakatulong. Thank you!